Kumusta mga brother and sis? Long time no heard ah. Okay. Para naman di kayo mabato, bibigyan ko kayo ng kwento. Well, tungkol ito sa naging girlfriend ko. Iba ang lahi niya. Yo. Aha. Pagkat ang naging girlfriend ko ay Mumbai. Well, kumusta mga chong? Ako ngayon ay merong bagong kwento tungkol sa girlfriend ko na mukhang engkanto. Well, teka mga brother and sis, pagkat hindi naman ito exorcist o sinasapian o isang alien. So buksan na mga tenga at ako'y pakinggan. Naranasan nyo na bang magkaroon ng GF na isang bumbay? Diyos ko day, sa kanyang amoy ako'y inihibatay. Daig pa ang bangkay na parang ipinurol na bumangon na patay. Oh my gosh, I wanna cry, I want to die. Daig ko pang sanggagot, tumalon sa tulay. Sigan ang kulay niya, iba ang kulay. Sari-sari na parang gulay. Eh paano ba naman iisa ang kilay niya? So ikaw ay sumabay. Well, ang sabi daw nila di kami bagay, kasi disang ayon ng kanyang tatay. Eh paano ba day, ako'y nalilito at hindi mapalagay. Kasi mahal ko na ang GF kong Bombay, kaya lahat ay makinig sa aking salaysay. Complicated, kahit ang GF ko ay amoy toilet. Ang love story namin parang Romeo and Juliet. Pagkat mahal ko siya kahit amoy ang het. Sinabi ko sa kanya na wala akong kabet. Well, siya ang number one dito sa aking kuwet. Este, sa puso ko. So itutuloy ko na ang kwento ko tungkol sa girlfriend ko na mukhang kabayo. So inaya niya akong lumabas, kumain sa labas. Galing siya ng banyo, di pa naghugas. Ay nako, malas. Kaya nangyari sa kanya ay biglang nadulas. Kaya sa bahay ko ay parang New Year, kahit walang paputok dahil sa GF ko na nangangamoy putok. Lips to lips, kahit ng kanyang bibig ay nangangamoy utot. Dila sa dila, abot sa mga throat. So sa kwento ko ngayon, huwag kayong matakot, kahit ang GF ko ay mukhang kulangot. Oops, patay ako'y lagot. Nandiyan na yung GF ko na mukhang goat. Patay, yari ako.